Ako po si Jano, ipinanganak noong August 28, 1999 at isinilang sa bayan ng Candaba, lalawigan ng Pampanga. Gaya ng isang bata na nais lamang mabuo ang pamilya, di inaasahang may darating na malaking pagsubok sa aming buhay. Sa taong 2008, nagkasakit ang aming tatay ng pneumonia. Huli na noong dalhin siya sa hospital at di kalaunan ay iniwan na niya kami. Simula noon ay sunod-sunod na ang problemang dumating sa aming buhay. May pagkakataon pa nga na tinatanong ako kung nasaan ang aking tatay. Sa tuwing binabanggit ang mga salitang iyon ay di na lamang ako umiimik. Masakit para sa batang ako na wala akong tatay. Walang susundo sa aking puntang school at susundo pag-uwian na. Ilang taon pa ang lumipas ay napag-alaman na may cancer ang aming nanay. Ang sakit niya ay breast cancer. Nasa stage 3 na noong nalaman, kaya naman laging wala si nanay para mag-ipon para sa kanyang pagpapa-opera. Tumayong ilaw at haligi ng tahanan si Kuya Brian. Simula nung operahan si nanay sa San Miguel sa aming lola na siya tumira para maalagaan. Nakita kong nalalagas ang kanyang buhok dahil sa chemotherapy. Ngunit 2 beses lamang siya dumaan sa chemo dahil di kaya ng kanyang katawan ang ganoong klaseng gamutan. Kaya naman, ay sumubok siya ng mga herbal na inumin, ngunit walang pagbabago sa kanyang kalagayan. Nasa malubhang kondisyon ng aming nanay sa mga panahon iyon. Kinupkop na ako ng aming Tito Cesar at Tita Lota para makapag-aral. Habang inaalagaan ng aming nanay sa San Miguel, kaming magkakapatid naman ay nasa Pampanga. Isang araw, tumawag ang aming tiyahin na papunta kaming magkakapatid sa San Miguel dahil bilin ng aming nanay na pumunta kami. Ngunit si Kuya Enrico ay di sumama. Pagdating namin sa San Miguel sa bahay nila Lola ay nakita ko si nanay na nasa malupa ng kalagayan. Habang isa-isa kaming kinakausap ni nanay ay namumugto ang aking mga mata at mga kapatid ko naman ay umiiyak na. Mga panahong iyon ay pinipigilan ko tumulo ang aking luha. Sa mga huling sandali ng aming pagkikita, ramdam ko pa hanggang sa ngayon ang higpit ng hawak ng aming nanay sa aking kamay. Nakakapagtaka kung bakit kami pinauwi sa Pampanga ng aming nanay. At agad-agad naman kaming sumakay sa tricycle at umuwi ng papuntang Pampanga. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Kuya Alexis, kina tito at tita ko na wala na raw si nanay. Nakaramdam ako ng lungkot at hindi na lamang nakapagsalita. Noong papaalis na kami ay pinipilit namin si Kuya Enrico na sumama ngunit ayaw niya. Kaya naman ay umalis na kami. Noong malapit na kami ay napagtanto ako na wala na talaga si nanay. Habang papasok kami ng bahay nila Lola ay nakaramdam ako ng bigat sa aking loob. Sobrang sakit na makita ang aming nanay na wala na. At naaalala ko rin kung bakit kami pinapauwi ng Pampanga dahil ayaw niya makita namin siyang mawalan ng hininga. Habang tinititigan ko ang aming nanay ay sobrang lungkot ang aking naramdaman. Ako'y napaupo at bigla na lang tumulo ang aking mga luha. Sa mga huling sandali bago siya ilibing ay pinangako kong magiging mabait na bata at balang araw ay makikita niya rin kaming masaya. Kahit kaunting sandali lamang kita nakasama, mahal na mahal kita, nanay.